Yes, good day mga cutting studio. Yan, katugtong nating unang actual wiring para sa ating testang number 2 na part 2 ng ating test the actual wiring. So, syempre, sa lighting tayo magpo-focus. May three-way bulb at single pole, single throw bulb. Yan, control siya. Syempre, ng dalawang three-way at control ng isang single pole, single throw. So, sa bagong testa, kasasabi ko sa unang video, syempre, nag-upgrade na yung testa. Meron na siyang ang in-situ. Meron na siyang sa electrical and maintenance. Meron na siyang FDAS, fire alarm system, at CCTV connection. Syempre naman, hindi tayo gumamit ng wire tracer. Yan. Or tray, cable tray. Sa actual wiring sa TISDA, gumagamit silang cable tray naka 45 at 90. So, makikita nyo yan. Ipapakita ko siya. Lalabas yan sa screen anong forma niyan. Yan. Tayo, same naman yung method, yung connection. Kaibahan lang. Nilagay lang natin sa junction box, pero madali naman yun sundan. Basta alam yung connection. So, magkadugtong yun, yung linya para sa CCTV at fire alarm. May sarili siyang circuit breaker, pero dito tayo magpo-focus sa lightning at outlet. So, meron tayong outlet para sa ating outlet, ang SPO, special power outlet, at CO, ang convenience outlet. So, meron siyang, sa SPO, meron siyang number 5.5 mm squared at ground niya. Siyempre, sa isang pipe niya, limang wire. So, meron tayong dalawang linya para sa ating convenience outlet. Number 12 wire. Yan. Siyempre, naglagay tayo ng source. Number 15 ampere ang number 14 wire. So, ayan mga kating speedo. Unahin natin yung SPO para sa ating special power outlet sa aircon. Ito, meron namang nakalagay na N, neutral, at line. At yung gitna ay ground. So, magandang klase ito kasi malaki yung pwedeng pasukan ng wire. Yung mga lumang klase kasi masikip. So, kailangan mo pang kunan ng yung strands, yung ating stranded wire. So, ipapasok na natin. Siyempre, meron tayong label dyan na puti. Masking tape. So, ilagay natin yung line side dyan. Next, yung neutral. At yung sa gitna ang crown. So, ito kanyang itsura. Line, neutral, at crown. So, next naman tayo sa convenience outlet. So, kanan natin ito i-fix. Sa convenience outlet natin, sanggang lang. So, meron namang line dyan, nakasign. Line at neutral. Pero lumang style ito, screw style. So, mas maganda ito kasi hindi mahihirapan yung wire natin. So, ipasok na natin. So, yan naman ang kanyang itsura. Yan. So, mamaya natin connect yan. So, tapos na tayo mag-linya ng ating outlet, SPO at CO. Dito naman tayo sa ating lightning connection. So, yan mga kating swido, magkoconnect na tayo. Yan, nilagyan ko na ng linya ng wire. Siyempre, yung ating, yan, line 2, yung ating black, at line 1, yung ating yellow. Yan. Line 1 at line 2. So, para hindi tayo malito. So, line to line tayo yung ating connection. Siyempre, sa ating three-way, pinakaunang three-way, meron tayong para sa kanyang return. Yan. At traveler. Yung blue natin ang traveler. Ito naman, para sa ating ilaw. Yan. Line 1 yung yellow. Line 2 yung black. Siyempre, may apart na wire na dumaan dito sa ating flexible.
sa blue, dalawang blue dito. Yan. Ang dalawang blue ay traveler para sa ating three-way switch. Line 1 at line 2 ang black. Pagdating dito, yan, may kadugtong siya. Ito ang traveler. At ito yung traveler sa ating, ayan, sa ating three-way switch. At itong sa baba ang, yan, yung return, yung ating black, yung ating return, yellow, yan, black yung ating line 2 para sa ating single pole, single throw na switch. Yan, dito sa gitna yung ating single pole at three-way, three-way. So, meron tayong diagram dyan. Para hindi kayo malito, pwede nyo tignan. Yan. So, nakikita nyo, ito yung sa gitna. Yung dumaan lang ay apat na wire. Depende yan kung sasabihin ng nag-i-exam na tatlong wire. So, kailangan nyo talaga mag-isip. Pero pwede yung tatlong wire. Pero sa method ito, ang required na naman ay apat na wire na pwedeng dumaan sa ating dito sa ating pipe. So ayan, sisimulan na natin. So una natin gagawin, kukunin natin yung line 1 yellow at line 1 sa ilaw, ayan. At line 1 para dito para mag-distribute ng linya sa kabilang junction box, ayan. So tap muna natin, rattle lang. So tabi natin sa kilid para makita natin yung ibang wire. Yan. So kung nalilito kayo, pwede naman kayo mag-tagging. Pero sundan lang natin yung ating diagram. Ang next natin ay line 2. Yan. Line 2. So kabila, bigay ng linya. So ito, black yung ating line 2. Yan, ito yung ating source at patungo sa kabilang junction box. So yan, itabi natin para makita natin iba. So, next naman natin ay yung ating three-way. So, nakikita nyo, kadalasan dito kumukuha ng linya. Yan. Pero yung three-way natin, yan, sa ilaw, patungo, kumbaga ito yung ating return. So, sa kabila tayo kukuha ng voltage drop nya. Yan. So, para sa three-way at line 2 para sa ating ilaw. Yan. So, ang next naman yung ating yan, traveler. So, nakita nyo, yung kanina, kininik natin sa 0. Ngayon, yung traveler natin ay 1, 3. Sa kabila, 1, 3. So, 1, 1, 3, 3. So, kung gusto nyo 1 at 3, pwede naman, pwede magkabaliktad dyan. Marami kasing nalilito sa 3-way. So, kapag nakita nyo yan, i-analyze nyo. Kapag in-on ko dyan, naka-on ito eh. 1. So, umiilaw yung ating three-way. Yan. Kapag binaba ko to, syempre mag-off siya. So, wala siyang linya. So, dito yung ating drop ng line 2 sa kabilang three-way switch. Yan. So, i-connect na natin bago tayo lumipat sa kabila. Para kung ayaw yung malito, so, pwede nyo namang sundan. 1, 3. So, 1, 1. Sa 3, sa 3. So, yan. Connect natin yung individual na blue niya sa ating out switch. Yan. At yung isa, yan, sa ating traveler. So, tapos na yung ating connection sa unang junction box. So, lipat naman tayo sa pangalawang junction box. Mamaya na natin ito iti-tape. So, sa pangalawang junction box, syempre, ito yung ating line 1 kanina. So, i-connect natin sa ating ilaw, line 1. Yan. Kumbaga, binigyan nyo na siya ng linya.
sa next yung 9-2. So, sa 9-2, dahil 3-way ito na side, ito yung kanyang drop. So, bigyan natin ng lane 2. Pero bago yan, kukuha tayo ng drop para sa yan, itong kukunin natin na line 2 sa single pole, single throw, ito na linya sa baba, yung sa gitna na switch. Yan. So line 2 din. So, tignan natin ulit yung diagram. Kamalito naman kayo. Yan. Yan. Kumuha tayo ng line 2 at yung return niya syempre yellow return. So, yung return sa line 2 na single pole, single throw na bulb. So, yan. Pwede naman kayo mag-tagging. Pwede naman nyo sundan yung diagram. Syempre, yung natira yung dalawang linya para sa ating traveler. Kung may tagging kayo, gusto nyo ng 1-1-3-3 sa akin, hindi na kailangan kasi kahit magbaliktad yan, gagana pa rin yan. So, ayan, tap natin yung traveler. So, dito tayo kumuha sa last na 3-way ng drop niya, voltage drop o line 2. Sa kabila, hindi tayo kumuha. Yung isang linya niyan, yellow, ay kumbaga yun ang yung return. So, makikita naman yun yan sa diagram. So, ang next naman, yung sa ating pagkabit ng ilaw. So, tapos na natin yan. So, connect natin yung ilaw natin. May nagtatanong kasi paano i-connect yung ilaw. Siyempre na, madali lang din naman yan. So, ito ating receptacle. Simple lang na linya. Siyempre, dito na side, kung line to ground kayo, dito yung line sa gitna. Kumbaga dito. Dito yung ground. Yan. May mga bago na mas madali yan. Diyan lang i-screw niyang hook style. Yan, yan ang itsura niyan. I-hook yan at i-screw. So, hindi ko na ipapakita yan kasi alam niyo naman paano yung i-connect. Doon tayo sa kanyang switch. Lipat tayo sa switch. So, sa unang 3-way, ito kanyang 3-way, may nakalagay na dyan na sa taas 0, sa may gilid 1 at 3. Yan. Kahit saan dito, naka-short yan eh, 0, 1 at 3. So, siyempre, yung ating return, yan, sa ating 0. Nakikita namin sa diagram, balikan nyo na lang yung diagram dyan. Yan. Okay, natanggal. Yan. Ang next ay sa 1 at 3. Yan, 1 at 3. So yan, connect na natin. Lipat tayo sa kabilang 3-way. Yan. Siyempre, ito yung ating drop sa ating line 2. Siyempre, hanapin mo lang yung 0. Dyan. Yan. 0. 0. Sa ating traveler, 1-1-3-3. Yan. Kabit natin. 1-1-3-3. So, ayan. Yan ang itsura niya. Siyempre, sa ating gitna, ang single pole, single throw. Siyempre, may number din ito. Yan, nakalagay sa taas. Yan, hindi lang makita. Single pole, single throw. Sa isa, sa taas, kahit-kahit, dyan pwede kasi naka-short yan. Sa lalim yung pangalawa. So, tapos na tayong magkabit ng ating 3-way connection sa ating at single pole, single throw sa ating switch at sa ating splicing, sa ating wire splicing. So, ipapakita natin kung gumagana ba. So, i-fix muna natin, lagyan muna natin ng tape.
So nakauna na ating breaker. Mag-energize na tayo. Set natin sa 600 volts yung ating tester. So dito mo tayo sa SPO. May linya ba? Meron dyan, 230 volts. Ground. Sa kabila, sa CO. Yan, meron siyang linya. Kuwarente, current voltage. 230 volts. Yan. So, lipat naman tayo sa ating lightning connection. Ano natin? I-on natin yung three-way. Yan, yung three-way bulb niya dyan. On natin. Yan, umilaw siya. Off natin. So, on natin. Siyempre, mag-off tayo sa kabila. Yan. Kabilang three-way. On. Off. On. Off tayo sa kabila. Yung next naman, yung ating single pole. Yung ilaw niya ay dyan. Pangalawang bulb. On. Off. On. Off. So, ayan. Yan lang kadali yung ating connection sa ating dalawang three-way at isang single pole, single throw. Kung nalilito pa rin kayo paano mag-connect, syempre meron tayong wiring diagram. So, sundan nyo lang ito. Ayan. Screenshot nyo ka. Siyempre, kung hindi pa nyo napanood yung una, yung paano mag-install ng wiring sa service entrance at meter base, yan, nasa ilalim yung description, yung link. Or sa huling video, may lalabas dyan. Ang part 3 natin dito ay yung paano mag-connect sa panel board para sa ating ilaw outlet. Yan. So, kikita tayo sa sunod na part 3 sa wiring installation sa actual wiring sa Tista. This is from Metric. Thanks, video. Salamat sa panonood.